Ito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story, dumayo na naman ang Kalingap team sa bahay ni Viancy. Ngunit bago sila makarating ay nagtulong-tulong muna ang Kalingap team na buhati ng isang napakalaking karton mula sa kanilang van. Siyempre, ang karton na ito ay para na naman kay Viancy at sa kanyang pamilya. Grabe talaga ang mga sponsors nila. Nagkataon naman na nagkita si Kalinga Prab at si Viancy sa simbahan dahil linggo noon at araw ng pagsamba. Napaka-familiar ng dress ni Viancy, no? Dahil ito ang binigay ni Kalinga Edu noong nakaraang vlog nila. Kung matatandaan natin ay napakamahal ng dress na ito. Ito ay nagkakahalagang 3,000 pesos ngunit binilhan pa rin siya ni Kalinga Edu noong nakaraan. Worth it naman ang pagbili ni Kalingap Edu dahil kitang-kita naman natin na napakaganda talaga ni Viancy. Kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Sa pagpunta ni Viancy at ng Kalingap team sa kanilang bahay, ay nagulat talaga si Viancy noong makita niya kung sino ang naghahantay na tao sa kanilang gate. Walang iba kundi si Kalingap Edu, kaya naman pala namumula si Viancy at biglang umiti. Ang sweet naman ni Kalingap Edu dahil kahit napakaaga pa ay dinayo na niya si Viancy sa kanilang bahay. Hindi naman daw talaga niya original plan na pumunta kay Viancy, ngunit dumaan na lamang siya dahil galing daw siya sa kanyang pinag-i-scout. Kinilig na naman talaga si Viancy sa pagdating ni Kalingap Edu dahil ito ay napaka-unexpected. Kanina ka pa po dito? Ito lang. Naghihintay naman ako kahit anong oras eh. Kape po. Gusto niyo pong kape? Sige. Konti lang. Para mas matagalan ako dito. Kanin ba? Meron ka dyan? Kahit konti lang? Kanina pa ako dito, walang kain. Para na akong mahihimatay. Ah, nahihilo na maluto ako. Maluto pa ako. Grabe talaga ang chemistry nilang dalawa. Kung papansin din natin ay parang medyo nabawasan na ng kaunti ang hiya ni Viancy dahil nga pang ilang kita na rin nila ito. Pinatunayan na naman ni Viancy kung gaano siya kamaalaga at maasikaso sa kanyang mga bisita dahil pinainom muna niya ito ng tubig. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung maraming sumusubaybay at sumusuporta kay Viancy at sa kanyang love team dahil nga sa kanyang kagandahang asal. At dahil dito, kaya naman pala bumisita na naman ang Kalingap team sa kanilang bahay ay upang magbigay ng mga biyaya na galing sa kanyang sponsors. Tuwang-tuwa naman si Viancy at ang kanyang pamilya dahil napakarami ng kanyang matatanggap ngayon. Ito ay isang napakalaking balikbayan box. Dahil napakalaki ng box na ito ay tinulungan siya ni Kalingap Edu. Napaka-gentleman naman talaga ni Kalingap. Gusto ko lang sulitin ang oras. Makasama ka kahit konti lang. Kunting sandali na lang. Siya nga pala. Gusto ko bang ipabili doon? Wala po. Kaya din pala dumalaw si Kalingap Edu kay Viancy dahil gusto niya lamang makita ang dalaga bago siya umalis papuntang Hong Kong. Napaka-humble talaga ni Viancy dahil kahit tanongin siya kung anong gusto niya pasalubong ay hindi man lang siya sumasagot ng kahit ano. Pagkatapos nito ay tuluyan na nga nilang binuksan ang balikbayan box kung ano nga ba ang mga laman nito dahil mukhang napakalaki at napakabigat. Grabe naman talaga ang pagmamahal ng mga supporters kay Viancy at sa Kalingap dahil napakalaki at napakadami pala ng laman ng balikbayan box. Ito pang ice cream, ito yan ito, pang bukas ng dilata. Pag-ingot, tikit! Magalala.
Makikitulog ako dito. Alam mo, kung anong sa kanya, sa akin din. Hello! Huwag mo ako eh. Huwag mo! Huwag mo! Huwag mo! Swiss, asarap to. Grabe talaga at napakasi ang kasama ng Kalingap team dahil dito ay napapasaya nila si Viancy. Kaliwat ka ng pagbibiroan ng kanilang ginagawa habang nagbubukas sila ng balikbayan box. Tuwang-tuwa si Viancy at ang Kalingap dahil napakaraming laman ng balikbayan box. Meron itong lamang isang dosenang sombrero na para sa K-Boys at maraming panluto para kay Viancy kagaya ng mga kutsara tinidor, plato, mga kawali, mga rice cooker at iba pa. Wow, iba ang dami. Pwede na po ako magluto. Pantinda. Pwede ka na magtinda dito, napakadami. Ibang klase yung pagkaano niya. Dami yun. Thank you po, saan man nagbigay po niya. Ayan. Wow. Bagay ba? Yo. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, umanap ka ng malampito sa tibigin mong tunay. Sige ka ako sa mga mabibiyak. Talaga namang deserve din talaga ni Viancy na mabigyan ng mga ganitong bagay dahil sa napakabait niya ang ugali at napaka-humble din na bata. Kailan po pala yung alis niya po sa ano? Kailan ang alis namin? Bakit? Gusto mo ba sa mama? Sayang. Wala pa naman po akong ano, passport. Sayang nga, di umabot. May gusto pa naman sana sa'yo magbigay. Saka sana, sayang talaga. Gusto ko rin kasama ka eh. Matagal-tagal yung ano natin. Muling pagkikita, no? Nakakalungkot ng konti. Lubos ko ba sila lang natin ito? Saka mamiss mo eh. Saka mamiss mo. Ito talaga. Oh, bakit kayo nubo? Kuha ka na kasi ng passport sa mga kita. Para next time, pag lumabas tayo ng bansa, makasama-kasama yung mga... Makikita naman natin na parang lumalambot na nga talaga si Viancy kay Kalingap Edu dahil nagsasalita na siya hindi gaya ng dati na wala siyang imig kay Kalingap Edu. Hindi niya rin naiiwasan ang kanyang mga pamumula at parang kinikilig talaga siya sa mga sinasabi ni Kalingap Edu. Makikita talaga natin na gusto na rin siyang makasama ni Kalingap Edu kahit saan. Parang nade-develop na rin talaga ang kanyang feelings at ang feelings din ni Viancy para sa kanya. Parang nagkaka-develop pa na talaga sila sa isa't isa. Ang ganda mo ngayon. Saan ka galing? Nagsimba po. Nagsimba ka. Wala ka bang huling mensahe? Yung sasabihin sa akin bago ako umalis? Ingat po kayo dun. Ay, nako. Ayoko na yan. Iba naman. Mas fit ng konti. Pangat mo. Hindi ko yung tatanggapin. Hindi ako maalis dito. Ito medyo iba naman. Ng konti. Napaka-common naman yan eh. Mag-message. Mag-message po kayo pag ano natin na po kayo sa akin. Gusto mong i-update kita palagi? Ano? Gusto mo? Gusto mo? Sige po. Para po alam namin na analigtas po kayo. Grabe naman talaga ang kanilang mga sweet moments. Kaya naman kinikilig sa kanila ang mga viewers. Mahalata mo talaga na parang na-develop na rin talaga sila sa isa't isa dahil parang totoo na talaga ang mga kilig ni Viancy sa mga sinasabi ni Kalingap. Mahalata naman kasi natin ito sa kanilang mga titigan kung paano sila mag-usap at magsulyapan. Akong bahala. Basta. Kalis sa puso. Mag-iingat kayo dito ah. Kaya ng mga engines.
Pwede rin naman kayo lumabas, magkasama. Basta huwag kayo magpapagabi. No. Babay na muna. Kasi yung 1 week. Napunta ako dun. Napunta ako dun sa Hong Kong. Opo. Comment ko po. Hindi mo ako mamimiss. Mamimiss ko po kayong lahat. May pag-asa nga kaya si Kalingap Edu kay Vianci? Yan ang ating haabangan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Bye!